Ang Dracaena sorcolosa ay isang uri ng halaman na kilala rin bilang gold dust Dracaena o gold dust plant. Dito sa Pilipinas, kilala ito sa tawag na Japanese bamboo dahil sa nakakahalin tulad sa kawayan ang mga tangkay nito at dahon. Ito ay isang halaman na karaniwang ginagamit bilang indoor plant dahil sa madali lang itong alagaan at mabuhay sa mga lugar na hindi masyadong naaabot ng araw. Idagdag pa dito ang kakaiba at unique na mga dahon nito na talaga namang kapansin-pansin, lalo na ang mga variety nito na mayroong matingkad na kulay. Narito ang mga katotohanan tungkol sa Dracaena sorcolosa na dapat mong malaman. Ang lucky bamboo ay itinuturing na lucky plant. May hatid na swerte ang maganda at mamangong bulaklak nito. Ang halamang ito ay namumulaklak na mayroong kaaya-ayang amoy na mas humahalimuyak ang amoy pagsapit ng gabi. Para itong fireworks na sumabog kapag namukadkad ang itsura. Bibihira lamang mumulaklak ang halamang ito bilang houseplant lalo kapag nasa paso. Kaya swerte mo pag nakapagpabulaklakan ito na nasa paso. Ngunit kapag namulaklak naman ito, asahan mo na tuloy-tuloy na ito pagsapit ng bloom season ng halamang ito. Kapag natuyo ang mga bulaklak nito, mag-iiwan ito ng bunga na kulay green at kalaunan nagiging kulay orange. Ang Japanese bamboo ay maaaring gawing indoor plant. Ang Japanese bamboo ay isang mahusay na indoor plant. Ito ay kilala sa kakayahan nitong lumago sa loob ng mga tahanan at opisina, lalo kapag ito ay na-expose sa tamang liwanag, temperatura at lupa. Ito ay popular na halaman na karaniwang itinatanim ng mga nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng mga halaman dahil sa kakayahan nito mag-tolerate sa ilang pagkukulang sa pangangalaga. Ang Japanese bamboo ay maaaring gawing dekorasyon sa loob ng bahay. Ang presensya ng mga halaman tulad ng Dracaena sorcolosa ay maaaring magbigay ng natural na kagandahan sa anumang espasyo. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng aesthetic na aspeto ng isang lugar at pagpapahiwatig ng kagandahan ng kalikasan. Karaniwan inilalagay ito sa harap o gilid ng pintuan o kaya naman sa tabi ng bintana na siyang pinakaperpektong lugar para sa halamang ito. Maaari din itong ipasok sa loob ng kwarto basta maibibigay dito ang sapat na liwanag na kailangan ng halamang ito.